Hindi natin alam kung ano nangyayari, pero masigurado mo kung nilaban mo. Ito, we're going live again. Iniwan natin ang 2-0 ang laban in favor of Parak. Tingnan natin kung makakabawi ngayon sila. Ito, 3-0 na. Three zero in favor para kaya tata. Pasensya na kayo, medyo nagkakaproblema ng streaming natin. Pero ngayon, okay na. Lapitan mo talaga yung password. Nakikita kasi dito. Oo, tama. Para ano kumain ng mga pasta. Meron nang ninja ng ating room. Wala na no chan live stream at inaalam ang ating password, so again, I'm Tank, and nandito si Ken, si Tags Ken, kung nakakalaro niya yan. Hari ng Dragon, Sidewinder Dragon. Sa mga nanonood ng live stream, pakiusap kung nakikita nyo man yung password, please. Huwag na lang kayong pumasok. Manood ka na lang sa manood live na lang kayo ng live stream kasi hindi tayo matutuloy kung papasok kayo dito sa room. Please, wala lang papasok. May istorbo lang yung mga player natin. Meron pa rin talagang pumasok. Matigas ang ulo. Ha? Matigas ang ulo mo, Kiss Me Baby, at weak ka kaya. Talagang hindi kayo mapigilan. Mahiya naman kayo. Nakakaya naman sa mga player. Pati si Janner, pumasok na rin. Ano ba yan? Please, putang. Sensya na kayo, napapamura ako pero talagang matigas ang ulo ng ating Kiss Me Baby number 1. Pero tingin ko, bata ito kaya ganyan. Di ba yun ah? Nice shot! Sino is ko? 4-0? Oo, 4-0 na yata ito. In favor of Parak. Hindi tayo makapag-stream na mga styles. Yun, umalis na. Nahiya yata. Grabe, pinapakita dito ng ano? Parak? 5-0 in favor of Parak. Last one na sila. Race to 6 lang to.
Ito. Grabe naman yung Parak. Binigla naman yata nila yung Wara. Dire-diretso, 5-0. Hindi natin napanood lahat, pero 5-0 yun. Mahirap gawin yun, mga kaibigan. Tinuloy-tuloy na nila yung momentum na nakuha nila sa I-5. Oo. Grabe. Tingin ko na, nandun pa rin talaga yung ano. Grabe. Pati yung mga spectator natin, ayaw talaga magpatinag. Kumakapit talaga sila. Ayan, nasipa tuloy. Last one para sa Parak. Last one na to para sa Parak. Tingnan natin kung mahahabol pa itong Wara. Pero syempre Wara yan, Philippine team, CF Stars, two-time representative. So, hindi basta-basta yan. Tingnan natin. And para sa akin, Ken, BL map kasi ito eh. Oo, BL map. Dahil malaki yung Black Widow, inspired by Didas 2 ng Counter-Strike yan. Malaki yan, so mas madali yung pag-atake kasi maluwag yung mga dadaanan niya. Maganda magagalaw ng BL. Pagayon yan, pumapasok ko sa long A, sa mabilisan. Tatlo ng BL na nasa A. So, ito, tingnan natin mong mahabol dito yung Wara. Dalawang low HP para sa Wara. Si Aldrin na lang natitira, aka Whitey. Ayun, napatay ni BXMAC. 5-1 in favor of Parak. Again, 6 points dapat tuloy-tuloy gagawin ng Wara dito. Tingnan natin kung kaya nila. Versus 1 point ng Parak. Isang puntos lang, so hindi pwede magkaroon ng mga errors ito. Ayun na nga, 5-on-3 kagad. Napatay ni Aldrin si Imbazaren at ni Revenge si Poy. Pero nakabawi si King 4-on-3 ngayon. Tingnan natin ang gagawin. Grabe, grabe talaga yung Parak. Pinapatunayan lang nila na kaya rin talaga nila makipagsabayan. Yan, kagaya niyan si Aldrin nakapatay uli. Pinatay si King, which is a sniper. Ito si Chris lumalaban. Pinapatay ang nasa terrace. 4-on-2. Patibay na lang ng tutok to, tingin ko. Ito. Ito. Tinatry buhay ni BXMAC. Kaso napatay pa rin siya ng Revenge with 16 HP. Si Kram natin tira. Ayun. Parak it's ma. A GG. Parak wins. Grabe ang bilis ng game. Oo, bilis. Feeling ko in-out-aim lang siguro nila or binigla nila yung Wara sa laban na yun. Oo. Grabe, grabe Parak. Ang bilis din. Yung Parak nga pala, bago yung roster niya, no? Oo. Nawala dyan si Batusay, ang pinalit si Zyke. So, ngayon si Batusay yata nasa Parak to na. Ayon sa chismis na nakakalap ko. Pero yun niya, bago yung roster ng Parak, si Zyke na yung pumalit kay Batusay, which is a good addition naman. Mm-hmm. Hindi rin, feeling ko hindi may nalit si Batusay dahil mahina siya. Siguro talagang ano lang. Mas nag-fit lang siguro si Zyke dun sa sa lineup ng Parak ngayon. Titignan nga natin, ganda nga naman ang gawa ng Parak ngayong araw. Oo. Sabi mo, last one sa ano, I-5. Tapos ngayon, dinar-diretso. Oo. Pero kanina yata, akala yata ng Pacificwara yung Parak. Sa pagkakaalam ko. Oo, sa first game. Pero ngayon, since triple tie. Nag-triple tie sila dahil nga lalabanan mo lahat sa bracket mo. Dahil round robin nga tayo, ayun. Nag-triple tie sila, tapos ngayon nakabawi sila. So, tingin ko pag natalo pa yung Pacificwara sa next match nila, which is I-5 WTK, eh sure na pasok na ang Parak at I-5. Oh. Titingnan lang natin yung schedule. Bago tayo mag-stream ulit. Shoutouts pala kay Papa P, Papa Pahipo. Nandiyan siya sa labas na ating live stream room. Makaway sa amin. Yan, magandang gabi sa inyo. Sa mga kakalagin lang. Ako si Tank, si Ken, ulitin ko ulit. Kami yung host nyo for PPC All-Stars. PPC Crossfire All-Stars. I'm sorry.
Binabati ko rin pala si Meshi at si Cram Adboy Remolio. Yan, message siya sa akin. Pabati daw. Dati na kitang binabati, pero ngayon babatiin na rin kita. So, magkita ng live stream. Shoutout sa buong AC Gaming pala. Yan yung hawak kong plan. Okay na. Again, sa mga nanonood, kung gusto nyo i-share yung napapanood nyo sa iba, kindly post the twitch.tv/pacificesports dun sa mga wall nyo para mapanood din naman tayo ng ibang gusto makapanood ng nangyayari dito sa Dapitan. As of now, we have only 34 viewers. Pero yun nga, pwede pa tayong dumami, pwede pa kayong dumami mga nanonood kung i-share nyo yung channel ng Twitch TV natin. Thank you pala uli kay Ma'am Van Chtan dito sa Pacific. Tapos syempre sa Game Club. Tsaka sa lahat ng kasali, syempre wala sila. Hindi naman mangyayari to. Ito may nagpapashoutout din si Taurusian daw. Shoutout kay Taurusian. Yan, binabati ko rin pala yung baby ni Meshi na si Chloe. Hi sa'yo. Hi. Pinalitan na yung mic, so I think. Tingin mo sinong mananalo sa tournament? Sa pangkalahatan? Marami, magaganda maglalaban-laban. Tulad yan, hindi pa tapos ang wara sa i5. Pag-asa pa. Hawa ko ngayon yung bracketing natin dito sa ating scratch paper. And, nandito kasi ngayon, para wara yung RXN yan. Maganda rin ka. Abang-abang din yan. Yung Jupiter. Jupiter, wala pa tayo. Underdog yan dito. Hindi man underdog na mahina. Ibig sabihin, hindi lang sila ganun pa well man. Pero isa yan sa mga kaabang-abang na team dito sa Pacific. Pero madalas din sila sumasali. Okay. Tsaka ano yan, matagal na rin nagko-compete. Itong Freedom to Kill 2-0 na rin yata yung mga nakakalaro namin online, mga Cebuano. Shoutout sa inyo, lalo na kay Renz, best friend. Yeah, kay Jadis, kay Dark, kasing pa Ben? Sina Music Box. Sina Music Box yan, shoutout sa inyo. Pwede na lang kayo ng stream. Ito, ang pasok yata doon sa unang bracket is RXN, tsaka Team BS. Bali dalawa na yun. Malakas na yun. Dito sa... yung Freedom Toki lang papasok yata, tsaka Makta 5. Wow, grabe yung Makta 5 na makaraming anak ni Papay. Kailangan yun si Papay. Baka may Makta 28 na rin susunod. Yung AC Gaming kasi hanggang 3 teams lang yata, or may nga yata 2 na lang. Yung Watts King, one win, one loss. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Hindi natin i-cast, pero tingnan natin mamaya kung makapasok sila. Ay hindi, ang Makta 2 na pala yung pasok, tsaka yung Jupiter. So, congrats sa inyo.
Ngayon, hinihintay na lang natin eh, kung sino manalo sa round robin ng Parak, Wara, tsaka I-5. Pero dati mo, ibigat na team yun, so hintay lang natin. Pero may mga nag-request yung Jupiter.